What up mga kasabwat, welcome back sa channel natin. Happy New Year mga kasabwat. First video natin for 2022. Yes sir. Yan. So wala, nakakatawa lang, ang saya-saya ko lang. Although pre-uploaded to, no? December pa lang ngayon habang ginagawa ko to, pero this is for January 1. Okay, so Happy New Year mga kasabat. Sana masaya yung naging Pasko nyo, masarap yung Noche Buena nyo, at sana maging maganda at mabait sa atin itong papasok na 2022. Okay, yan. So bago nga pala tayo mag-start, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. At click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Dahil every Saturday and Wednesday, nag-upload tayo ng bagong video, that's 7:30 PM. Okay, yan. So, ano nga bang pag-usapan natin ngayon? Well, this is also a highly requested topic, no? Dito sa channel natin, which is color packing. Ano nga ba yung color packing at paano ba ito ginagawa? So, pag-usapan natin yan. Alam nyo na. Intro! Yes, sir! Yan! So, ano nga ba ang color packing? Paano ba ito ginagawa? At bakit hindi ako makapag-color pack ng tama? Bakit ang labo? Bakit patsi-patsi yung pagko-color pack ko? So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nga ba siya ginagawa. Okay, I'm not saying na this is the right way or this is the best way, pero this is what works for me. Okay? If what you're doing works great or if you have something that you do na talagang nakakapag-color pack kayo na hindi katulad ng ginagawa ko, well, that's fine. That's great. Okay? Mas okay yun. Pwede nyo i-comment sa baba. Baka matutunan ng iba. Okay? Pero kung nakakapag-color pack na kayo or nagko-color pa kayo pero hindi nyo siya magawa ng tama, well, baka para sa itong video na to. Baka may matutunan ka dito. Sana may matutunan ka dito. Okay, so, and bago natin simulan, no, para sa mga newbie or nagsisimula pa lang or gustong magsimula, ano nga ba yung color packing? Okay, color packing is pagkukulay. Okay, kasi meron tayong iba't ibang klase o iba't ibang paraan ng pagkukulay. Diba? Halimbawa, kung gagawa ka ng portrait, magsashade ka, magfade ka, may gradient, diba? Well, color packing is solid colors. Halimbawa, gagawin mo yung logo ng NBA. Hindi, gawin na lang nating mas kilala ng lahat. Halimbawa, magtatattoo ka ng flag ng Pilipinas. Yung red, yung blue, yung yellow, yung white. Yung red, solid color siya, di ba? Walang ibang kulay na kasama, walang shade, walang fade. And that's color packing, di ba? Saradong pula. Solid na pula, solid na asul, yun yung color packing. Okay, so may mga dahilan kung bakit hindi maganda yung resulta ng pagko-color pack. Okay, there's a lot of factors, no, a lot of reasons, including tattoo machine, needle, ink, pagkakatimpla mo ng tattoo machine mo if you're using coil machine. Yan, so madaming dahilan. Okay, unang-una, unang dahilan is baka yung gamit mong tattoo machine is nakatimpla for shading. Kasi naisip mo, shader yung gagamitin ko. Well, gagamitin ko yung pang-shading ko. Tapos nakatimpla siya for soft shading. So, ang pagtimpla kasi, if you're using coil, well, kahit gumagamit ka din naman ng rotary, same din, halos same. Ang color packing is nasa gitna ng timpla ng shading at ng lining.
or ng liner. Nasa gitna lang siya. Kasi kailangan solid yung colors, hindi siya ganun kalambot, hindi rin siya ganun katigas katulad ng liner. Okay? Kailangan malambot, pero hindi sobrang lambot na magfe-fade siya, na magshe-shade siya. Okay? Tapos, hindi lang yon. Kailangan tama din yung voltage mo. Kasi, kapag tinimpla mo siya for color packing at pinang-shade mo siya at yung voltage mo is hindi tama or mababa, mangyayari is magiging para siyang pepper shading. Okay? At kung masyado namang mataas, baka dumugo naman. Mas stress masyado yung balat. Okay? Ma-trauma masyado, ma-damage, dumugo ng husto. Yan. So, dapat nasa gitna ka ng liner at shader. Again, this is what works for me. Hindi ko sinasabing ito yung tama or ito yung best way. Okay? At ano pa ba? Siyempre, yung tinta na ginagamit mo. Kung hindi ka sanay sa tinta na masyadong malabnaw o masyadong malapot, palit ka, subukan mo. Sumubukan ng iba. Kasi may mga inks na masyadong thick yung consistency at hindi ka sanay sa ganun, or may mga inks na masyadong runny or malabnaw yung consistency at hindi ka rin sanay sa ganun. Subok-subok lang. Okay? Again, sa voltage naman, hindi ako makapagbigay ng specific number kasi magkakaiba tayo ng machine, magkakaiba tayo ng timpla ng machine, magkakaiba tayo ng inks, 'di ba? At it varies, it matters kasi depende sa machine mo 'yan. Okay, baka sabihin ko kailangan na ang voltage mo is 10 tapos yung machine mo is 8 wraps or magkaiba tayo ng machine, tapos sabihin mo mali naman yung tinuturo nito eh. Pero yun kasi yung hirap dito sa tattoo eh, or sa pagtatattoo. Hindi mo maituro ng tama or wala kang specific na maituro kapag doon sa pagtitimpla ng tattoo machine. Kaya nga lagi kong sinasabi, kumuha ka ng mentor, mag-apprenticeship ka. Mas madali yung personnel at mas maganda yung salin ng information, salin ng kaalaman kapag ganun. Okay, pero itong mga video na to, at least para makatulong, di ba? Yan. At ano pa ba? Sa isa pang dahilan is hindi mo na-stretch masyado yung balat. Di ba? Tapos, kapag nagko-color pack ka kasi, ako, ganito kasi yung ginagawa ko. Magko-color pack ako. Hayaan ko munang, especially kung light colors, no? Ito, may comment na ito sa atin eh. Bakit daw yung dilaw ang hirap papasukin or ganito, ganyan. Ang ginagawa ko is kukulayan ko, tapos pupunasan ko, hayaan kong mawala ng konti yung pamumula, tsaka ako kukulayan ulit kung patsi-patsi pa siya para hindi masyadong ma-stress. At ito yung pinakamadalas na pagkakamali na nakikita ko. Kapag nahihirapan mag-color pack, dinidiinan. Well, hindi po ganun yun, mga kasabwat. Huwag mong diinan. Hindi yan parang Crayola na mas didiinan mo, mas malinaw yung kulay. Hindi po ganun, okay? Kailangan pasensya. Kailangan mo ng patience. Sabi nga nila ba, di ba? Patience is a talent. Kaya kailangan may pasensya ka kapag nagko-color pack ka. Kasi hindi pwedeng birahin mo ng birahin. Kasi baka ma-damage yung balat. Magsugat pa. Okay? At eto pa. Ako, what works for me is round shader. Mas madali siyang ipang color pack para sa akin. Okay? If kung hindi ka sanay sa round shader, you can use magnums. Okay? Huwag yung flat shader, kasi yung flat shader diretsong diretso siya eh. Hindi ko naman sinasabing huwag, pero ako kasi inihirapan ako sa flat shader ipang color pack. Magnum, yan, pwede yan. At round shader talaga para sa akin. Yun yung pinakamadaling ipang color pack. At that's what works for me. Sa'yo, kung hindi nag-work sa'yo yun, you can try different shader or magnums. Okay? Pero ako, round shader. So, yun yung tinuturo ko. Yun yung pinapayo ko. Mas madali siyang gamitin para sa akin.
for color packing, okay? At ano pa? Ang dami kasing factors eh. Kung may makalimutan man ako, comment nyo lang sa baba. Kung may alam kayo na iba pang reason, comment nyo sa baba. Okay? Pero ako, ito yung mga naaalala ko, ito yung mga ginagawa ko. At baka may hindi ako alam, turo nyo din, di ba? Comment din kayo sa baba. Baka, or baka matuto rin yung iba, at baka may mapulot din akong aral. Okay? Ito pa, kung narinig nyo na, mga kasabwat, yung kasabihan na prevention is better than cure. Yan. Ito yung ginagawa ko sa mga customer ko. Especially kapag medyo dark yung skin tone niya. Tapos yung napili niyang design is sobrang makulay at may mga kulay na hindi talaga akma sa darker skin tone. Okay, yung ginagawa ko, sinasabi ko na sa kanila. Yung ganito pong kulay is hindi masyadong lalabas, hindi masyadong okay para sa ganito, sa ganyan. At least, di ba, may naseset mo na yung expectation nila. At nakakapag-compromise din sila. Kung talagang hindi maganda yung kalalabasan, makapili sila ng ibang kulay or ng ibang design, di ba? Kasi isa yan sa mga pagkakamali din, no? Ng ibang tattoo artist. Hindi na tinatanong na, or hindi nila sinasabi na, ay sir, kasi yung kulay nyo medyo dark, di ba? Baka kasi, yung iba kasi, tayong mga Pilipino kasi iniisip natin, baka ma-offend sila. Pero kasi, sabihin mo na lang ng tama at ng maayos. Sabihin nyo, sir, just to set your expectation, yung ipapatattoo nyo is colored portrait, tapos yung mukha ng ipapatattoo nyo is halos magka, medyo maitim din, tapos medyo dark din yung skin tone nyo, so baka hindi makikita yung pinaka-portrait kasi parehas kayo ng kulay ng skin tone. Although magagawa natin ng paraan, pwede nating i-light, pero kasi especially kapag portrait, no, gusto nila kasi pag medyo pumuti, parang hindi na yun yung pinatattoo niya eh. Kung yung nanay niya maitim tapos pinatattoo niya tapos pinutian natin para kumita sa balat, baka hindi na makilala, di ba? So set their expectations, okay, para alam nila na hindi maganda yung ganung kulay, hindi maganda yung kalalabasan, para at least makapag-usap kayo, mag-compromise, mas maganda pa yung kalalabasan, di ba? Kasi kaysa ipilit natin eh, tapos birahin natin ang birahin ng pagkukulay, hindi naman pala lalabas. Yan, so might as well sabihin na natin ng maaga, di ba? Prevention kesa papagawa sa'yo, papangit yung gawa kasi nga hindi naman maganda yung hindi akma yung kulay, tapos ipaparetouch sa iba or ipapacover up, pangit pa yung kalalabasan, baka masira pa yung pangalan mo. So better yet, sabihin mo na ng maaga, di ba? So yun lang naman, hindi ko alam kung may nakalimutan pa ba ako o kung meron pa akong hindi nasabi, pero yun yung mga madalas na dahilan kaya nagkakaproblema sa color packing. At ako, ganun naman yung ginagawa ko. Ako, ang ginagamit ko is, again, ulitin natin. Ako, masanay ako sa mas runny na ink. Ganun yung ginagamit ko. Tapos, naka-round shader ako. For color packing, mas gusto kong ginagamit yung rotary. May rotary ako dito na ginagamit ko for color packing pala. Yan. Tapos, voltage ko, syempre, again, di ko nasasabihin kasi depende yan eh. Magkakaiba naman tayo eh. Pero tinitimpla ko yung tattoo machine sa gitna ng lining, ng fur liners, at pang shader. Tapos, again, tamang pag-stretch ng skin. Basics. Again, basics ulit tayo. Tapos, kapag nag-color pack na ako, papasadahan ko muna. Tapos lipat ako sa iba, antayin kong mawala yung pamumula or yung unting pagdugo. Kapag lumabas na yung kulay at nakita kong patsi-patsi, babalikan ko. Okay, pero hindi ko siya bibirahin ng bibirahin kasi lalong mamumula, lalong dudugo, lalong hindi mo makita kung pumapasok na ba yung kulay.
Okay, so, ganun lang. Patience, mga kasabat. Kailangan na mahaba yung pasensya natin, lalo na pag nagko-color pack tayo kasi hindi lahat ng kulay madaling ipasok, hindi lahat ng balat or ng skin tone is madaling i-color pack. Kaya dapat, pasensya. Okay, so yun lang. Sana hindi masyadong humaba yung video ko. Edit ko na lang. Huwag masyado nang mahaba. Pero pinipilit ko talagang maging maikli lang yung mga videos. So yun. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. At kung marami ka natutunan, like mo na rin tong video na to. At again, please mga kasabwat, don't skip ads. Okay, para kumita naman tayo kahit papaano. Although wala pa akong kinikita sa YouTube, to be honest mga kasabwat, antagal ko na rin gumagawa ng content, no? Pero at ilang buwan na rin akong na-monetize. At parang kinikita ko lang is $5-$8 a month. So bago pa ako makakuha ng sahod, abutin ako ng isang taon. So yun, sana maraming magpatato, di ba? Tatato na ulit ako para kumita tayo. At kung sa mga nagre-request ng palaro, pag giveaway, para matugunan din natin, mapagbigyan natin. Pero sa ngayon kasi medyo mahirap. Hirap talaga. Akala ko kikita agad ako sa YouTube. Pag na-monetized, mabilis na lang. Hindi pala ganun, no? Pero malay nyo naman, sumahod tayo. Tapos nakapagpa-giveaway na tayo. Okay, so yun lang. Again, Merry Christmas, Happy New Year. Sana maging maganda tong 2022 para sa atin lahat. Yun lang. Peace out.